Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Kimberly Namuag at nagmula ako sa BSN-1B. At ang aking iuulat ngayong araw ay tungkol sa isang halimbawa ng eco-pelikula na pinamagatang Moro Ami. Ang Moro Ami ay isang art film kung saan ang senaryong pinanggagalingan ng pelikula ay sinagawa sa Cebu. Layunin ng pelikula na maipakita ang buhay ni Fredo at bigyang leksyon ito at maging ang manunood. Ito ay ginawa ng company ng GMA Films sa pagtatampok ng mga artistang nagsiganapan na sina Cesar Montano bilang Fredo, Jong Hilario bilang Botong, Ping Medina bilang Dado, Ami Austria bilang Susan, at Rebecca Lustirio bilang Kalbo. Sinulat ito ni Marilo Diaz Abaya. Producers ay sina Marilo Diaz Abaya, Butch Jimenez, at Jimmy Duavet. Ngayon, ano nga ba ang kahulugan ng Moro Ami? Ito ay isang paraan ng pangingisda na naganap sa Timog Silangang Asya. Ginagamitan ito ng mga lambat na may nakalagay o nakakabit ng mga malalaking bato o bloke ng semento at saka inihahampas sa bahura at mga koral. Sa paraang ganito, mawawasak ang mga koral at bahura sa mga maliliit na piraso, kung saan madali na lang makahuli ng mga isda. Ngayon, narito ang buod ng kwento. Ang pelikulang Moro Ami ay tungkol sa ilegal na gawain na nagaganap sa isang dalampasigan sa Pilipinas. Ipinokus ang storya sa isang mangingisda na si Fredo, o mas kilala sa tawag na maestro, na siyang namumuno sa barkong Aurora. Isa siyang mangingisda na may tinatagong galit at lungkot dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa at anak. Isinisin niya ito sa karagatan. Sa kasalukuyan, si Fredo ay pumapalaot bit-bit ang galit at paghihiganti. Dahil sa inaasahang mataas na kota, ang mga batang maninisid ay sinasapilitang pinapatrabaho 8 beses sa isang araw para makamit ito. Ang mga kabataang ito ay pinapakain 2 beses lamang at pinapatulog sa masikip at siksikan sa isang kwarto ng barko. Marahas ang pamumuno ni Fredo sa kanyang barko, kaya ang mga taong pinamumunuan niya ay unti-unting nagagalit sa kanya, kabilang na rito si Botong. Dahil dito, nagplano si Botong at ilan sa kanyang mga tauhan na patayin si Fredo. Binugbog nila ito at itinapon sa dagat. Kasama na rin ang tatay ni Fredo na si Dado. Si Botong ang pumalit kay Maestro bilang pinuno ng barko. At sa kanyang pagkagulat, bumalik si Fredo sa barko. Naglaban ang dalawa at ito ang naging dahilan ng pagkasunog ng barkong Aurora. Narito ang mumunting aral sa pelikulang Moro Ami. Ang pangunahing aral na makukuha sa pelikulang ito ay dapat nating alagaan ang yamang dagat. Huwag nating hayaang masira ito at higit sa lahat, huwag tayong gumamit ng ilegal na paraan sa paghuli ng mga isda. Sapagkat babalik rin sa atin sa huli ang ating mga gawain at maaaring malaki pang pinsala ang dulot nito sa lahat. At doon po nagtatapos ang aking pag-uulat tungkol sa pelikulang Moro Ami. Muli ako si Kimberly Namuag at nagmula ako sa BSN-1B. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig.